Bakit? Ano nangyari kay Edison? Edison! Bakit mo kami iniwan? Well, I just want the very best for my son. Bakit ba, Nani? Kulang pa ba ang binibigay sa'yo ng pamilyang ito? Pag mahirap na matay, nililibing na lang, basta-basta. Pero pag ogya, nako, nagkakagulo sila, pinag-aawayan yung pera. I have big dreams, madam. And I believe I will be a very important asset in this company. Mabuti na yan, oh. Simula bukas, buong araw ka na pwedeng magbantay sa tindahan. Mama! Natanggap ako sa Gold Quest! Good morning, Miss D, and welcome to Gold Quest. Andy, good luck on your board meeting later. Thank you, Anton. We need that. Ma'am, Miss Steffi D. Welcome to Gold Quest, Miss D. Good morning po. Okay, boys, back to work. Marami pa kami pag-uusapan dito bago ang board meeting. Just keep us updated, Andy. I will, Anton. Tara. Excuse me, ma'am. Thank you, Fides. Thank you so much po for giving me this opportunity, Ma'am Christine. Si Ms. Digia na ang mabibrief sa'yo. But just one point. Remember, in this office, you only report to me and Ms. Digia and nobody else. That's easy to understand, right? Yes, po. Everything that you told us during your interview about you wanting this job so much that you are ready to kill for it. Hanggang ngayon ba totoo pa rin yun? Yes, ma'am. Well, prove it. Prove to me na hindi ka lang puro salita. Prove to me that you are different from all the others who walk in and out of this company. I don't like being disappointed. So, Ms. D, these are the current projects of Gold Quest. And this is the main entrance, the reception, where we observe very, very strict screening protocol. So you have to have your ID at all times to have access to the floor. And this is the conference number 5. This is the strategy room or conference number 4. And this is my office. Ayoko nang basta-basta may pumapasok sa opisina ko unless pinatawag ko or importante. And that will be your workstation where you will be beside Miss Fides. As you can see, very busy ang opisina and everybody carries their own weight because we do not tolerate slackers here. Miss D, are you listening to me? Yes, ma'am. Good. Follow me. Sinabi talaga sa'yo yun, Bes. Oo, ang taray, di ba? At habang nagsasalita, hindi gumagalaw ang mukha. Kaya siguro pati mga tao dito nahawa na rin. Walang nakasmile. Ay, lahat parang robot sa factory. Parang sa department naman namin, happy naman kami doon. Talaga? Uyang sa'yo. Naku, sa amin, ibang-iba. Lahat nagmana sa boss ko. Parang bato kong magsalita. Tsaka pag kinausap ka niya, titigan ka diretso sa mata habang sinasabi niya, prove to me that you deserve to be here. Ganon! Ay, nakakaloka talaga. Ano nga ulit name ng boss mo, Bes? May-ari nitong building eh. Chan? Christine Chan? Ah. At ito pa yung sinabi sa akin ng assistant niya. Ano? Dito dapat matalas ang mata at tenga mo. Wala kang detaling pinalalagpas dahil ayaw na ayaw ni Ma'am Christine ang pabaya sa trabaho. Ang priority mo, first and foremost, is to protect the interest of the company and most especially that of Ma'am Christine. Ano yun? Parang isasalang ka sa isang tribute. Diba? Akala ko nga, dugo ko ang gagamitin sa pagpirma ng kontrata. Hindi lang yun.
Ito pa. Tandaan mo itong sinasabi ko sa'yo. Sa oras na mapatunayan mo ang loyalty mo sa kanya at sa kumpanya, she will protect you. Protect po? Laban sa ano? Bata ka pa nga, Misty. Welcome to the real world. Dito, iisa lang ang kailangan mong pagsilbihan. And that is the person that holds your future. So before you give your loyalty to the company, first and foremost, you must give it to the one person who can and will protect you. Parang death threat, di ba, Bes? Hulaan mo kung anong pinasabi ng boss ko sa assistant niya. Ano? Pinapasabi nga pala ni Ma'am Christine, hindi ka pwedeng nagre-report for work na kanya ng itsura mo. Hindi pwede yan. Bakit po? Ano po ba? Well, I suggest you invest in good quality clothes para presentable ka sa ibang tao. Remember, you're working for Gold Quest now. You are not only representing yourself, but you're representing the company. Laitim ba naman yung pananamit ko? Beste naman naman kasi ang suot mo. Oh, bakit? Cute kaya? May sarili akong style, oh. Diyos ko, importante pa ba yun? Eh kung ibibigay ko naman yung best ko sa work? Ay, wala naman sa presyo ng damit yan. Nasa nagdadala. Ah. Tignan mo nga yung mga tao dito. O maganda nga silang manamit, pero for sure, yung iba dyan, petics lang sa work. Ay, hindi naman ikagaganda ng trabaho ko kung mag-iinerte ako sa pananamit, di ba? Ay, luloko na talaga ako sa mga boss ko. Lalo na kay Ma'am Christine. Ganun lang talaga si Ma'am Christine. Pero mabait yun. Strict lang talaga. Medyo mukhang masungit. Pero pag nakilala mo, mabait yun. Teka, di ba ikaw yung nasa office ng Ma'am Christine kanina? Tsaka parang familiar yung face mo. Taga-East Pacific College ka rin ba? 2 batches ahead lang ako sa inyong dalawa. Ah, kaya pala familiar yung face mo. Anong ulit name mo? Joseph. My name is Joseph. Steffi. Siya naman si Myla. Joseph. Garces. Ah. Joseph Garces. Nisusuot ko bukas. Black. Ito po ba yung mga files na pinapahanap niyo? Tinignan mo ba ito bago mo binigay sa akin? Sabi ko, hanapin mo yung transfer of stocks na ginawa ng asawa ko! Yan lang po yung nahanap ko sa mga files na iniwan ni Sir. Imposible! Tatanga-tanga ka! Dahil hindi mo mahanap itong ibibigay mo sa akin, pwes huwag kang babalik dito ha hanggang hindi mo nahanap! Alis! Hello, Philip? O, na-elect ka na ba ng board? Val, relax. Eh, 10:30 pa yung meeting. And, kakarating ko lang dito sa Gold Quest. So, nakausap mo na sila? Of course. Ako pa ba? And tonight, we will celebrate. You better make sure, Philip. Dahil hindi pwedeng ma-appoint si Christine. Pag nangyari yun, wala na tayong magagawa sa Gold Quest dahil haharangin niya lahat. Gotcha, Val. I know what I'm doing. See ya. Good morning. Good morning, Attorney Armand. Good morning, Christine. Good luck, Iya. Good luck. Thank you. Good morning, sir. Are you certain we're going to do the elections? Wala pang 49 days since Edison died. Isn't it against Chinese tradition to do functions during this time of mourning? This company needs urgency in all matters, Alan. Hindi naman tayo pwedeng huminto ng operations nang dahil sa paghihintay sa isang tradisyon. Isa pa, this election is long overdue. A body cannot run around without a head. I see. Well, I'm more than certain that the board will choose you to replace your brother. You will be president and CEO of Gold Quest. I hope so.
But we can never be sure. Especially with the kind of people na nandito sa Gold Quest. And speaking of whom? Morning, Christine. How are you today? Never been better, Philip. Well, it looks like it's going to be a very good day. Oh, yes, it's going to be, Philip. For me. Take a seat. Oh, sure. How about the vote of Doña Consuelo? Meron ba siyang proxy? That's already been taken care of. Let's wait for the other board members so we can start the elections. Congratulations, Iha. Thank you, Attorney Florentino. There was never a single moment of doubt. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Congratulations. Good job. Thank you, sir. Good job. Take care. Hello, Philip? O ano nangyari? We lost Valerie. Si Christina ang bagong CEO ng Gold Quest. What? No! No! Sinasabi ko na nga ba? Alam mo kung bakit, ha, Philip? Dahil bobo ka! Bobo ka, Philip! Ha! Good afternoon. Naisaayos ba ninyo? Opo, ma'am. Pwede ba namang hindi? Maraming salamat. Bantayan niyong maigi si Christine. Alagaan ninyo ang anak ko. Opo. Walang problema. Thank you. It was such a relief. Yeah. Thank you so much. Auntie, congratulations. No congratulations, Anton. Instead, wish me luck. Wish us both luck. Now the real war begins. War? What do you mean, Auntie? One day, Anton, this will all be yours. Everything that your grandfather worked hard for and built. So ngayon pa lang, dapat alam mo na who your allies are. More so, who your enemies are. Tandaan mo, pagdating sa pera, walang kaibigan, walang kamag-anak. Ang meron lang, kakampi at kalaban. Hi, sir. Hi, sir. Hi. Ikaw na naman. Oo nga. At ikaw din ulit. Hi. Hi. Nako, pwede ka palang tumakbong konsehal dito sa building, Mr. Garces. Lahat ng tao kakilala ka. Ang tawag nga nila sa akin dito, people person. Eh, dapat ka palang pumasok sa politics dahil balita ko, malaki daw kita doon. Hayaan mo, Ms. D. Pag-iisipan natin yan. Please. Pinagkatiwalaan kita, Philip. Hindi ko alam kung saan ka pupulutin kung hindi dahil sa akin. Wala ka sa posisyon mo. Siguro nagbebenta ka pa ng plastic dun sa ongpin. Malaki utang na loob mo sa akin! Mahal, pwede bang amo mo na akong mag-explain? Explain! Explain! Bobo ka! Talagang wala bobo ka! Wala akong magagawa! Ano wala?
Wala akong magagawa kung si Consuelo mismo nag-ayos at naglakad para ma-elect si Christine bilang president kapalit ni Edison. Hanapan natin ng magandang paraan para mapatahimik na si Valerie. Yun, hindi tayo mahahalata. Do you really think na mapapatahimik natin ang babaeng yun? I know her. Hindi yung titigil hanggang hindi niya nakukuha ang lahat ng gusto niya. Auntie, ano ba talaga yung gusto ni Auntie Valerie? Lahat. Lahat ng meron ng mga tiyan. Masyado mong in-overestimate si Valerie. That woman does not have the brains to find a way to get what she wants from Gold Quest. Oh, you are so wrong, Alan. Don't underestimate that woman. Paano pumayag ang board na pagbigyan ang gusto ng isang ulyaning matanda? Si Consuelo pa rin ang asawa ng gumawa ng Gold Quest, Valerie, kaya hawak niya sa leeg lahat ng board members. Di dapat noong palang binigay na kay Christine ang posisyon nung namatay pa lang ang tatay niya. Pero ayaw ni Antonio Chan. Ganong kakitid ang utak ng biyanan ko! Mas ayaw niya mawala sa loob ng pamilya niya ang pagiging presidente ng Gold Quest. So, sinong may ayaw? Si Consuelo. Akala nila, kaya nila kung basta na lang itapon by putting Christine in her position. Well, hindi nila alam kung sinong kinakalaban nila. Remember kung saan siya galing at kung paanong bigla na lang siya nakapasok sa pamilyang ito? She snaked her way from being just one of the mistresses to becoming the only woman na nasa tabi ni Edison. Abilidad, yun ang meron siya. Pareho sila ni Philip Lo. May abilidad at walang moralidad. Kaya lahat gagawin nila, makuha lang nila ang gusto nila sa pamilyang ito. Babalikan natin ang mag-inang yan. Kailangan mapunta sa amin kung anong dapat mapunta sa anak ko at sa akin. Jameson! Saan ka pupunta? Obviously, out. Mag-ingat ka, okay? Please, don't drink and drive. Do you know that Valerie is not her real name? Naging si Valerie lang siya nung nag-artista siya. Na hindi naman siya sumikat. Nobody remembers her acting career. But look where she is now. Well, she's still acting now, isn't she? Then she must be a good actress after all. Kaya Joseph, Anton, listen to me. Know how to play the game. What game po, Auntie? Utakan, Joseph. Yan ang namana ko sa lolo ninyo. Kahit para sa mata niya babae lang ako, namana ko ang utak niya. At gusto ko, mamana niyo rin. Good evening, Jasmine. Good evening, ma. Pop, ingat po. Oh. Dito na po Selfie. Ako. Tinabig ka naman yata, anak. May pinatapos pa po kasing work sa office eh. First day ko sa work, so dapat magpa-impress. Teka. Ibig mong sabihin, araw-araw ganitong oras na yung uwi mo? Huh? Pa, wala pang 8 o'clock. Kahit na, delikado. Maraming loko ngayon sa kalye. Akala nyo po ba hahayaan ko may mangyaring masama sa akin? Ganyan-ganyan din magsalita yung ahiya mo dati. Takot lang nila sa'yo, di ba? Oh, ano pong ginagawa mo dito? Di ba 7 PM pa lang sarado na yung store nyo? Bakit? May curfew ba dito sa One Luna? Uy, Leo ah. Liligawan mo ba yan? Sige. Opo, ako na po dyan. Bikilo, ha? Opo, sige po. Kayo nang bahala dito. Yes po, opo. Thank you. Ingat kayo, ha? Ito po tayo sa bahay. Opo. Yes, Uncle. Ingat kayo. Ano sine? Uwi tayo. Oo. Okay naman ba sinapasukan mo? First day ko pa lang, ramdam kong belong na ako sa lugar na yon. Babait ng mga tao, laging nakasmile. Ay, tapos yung isa doon, people person daw siya.
Wow. Ay, tapos tinur pala ako ng assistant ng boss ko. Yeah. Ay. So, I think nag-enjoy ka naman. Ay, sobra. Nako, Leo. Malakas ang kutob ko. Dito sa Gold Quest kung matutupad yung buhay na pangarap ko. Matutulungan ko na si Papa dito. So, hindi niya nakakailanganin itong tindahan na ito. Mm-hmm. Kaya sisiguraduhin ko malayo mararating ko dito sa Gold Quest. Paano yan? Baka makalimot ka sa mga lumang taong kakilala mo. Anaku, tigilan mo ako. Ang drama mo hindi bagay sa'yo. Steffi, may tanong ako. Bakit ba para kang naiinis lagi pagka niloloko tayo ng Papa? O bakit? Ikaw ba? Hindi. Tara na nga, tapusin na natin to. Oh. Hala. Sige, ako na po yan. Kaluhalo na. Kayo, eh. Salamat. Ma. Oh. Nag-dinner ka na ba? Oo, Ma. Tapos na. Kumain kami sa labas ni Attorney Alan at yung mga boys. Ah! Victory dinner. Oo, Ma. Kinabahan ako kanina. Oo. Eh, bakit ka naman kakabahan? Wala ka bang tiwala sa pamilya mo? Of course naman, Mama. Sige na, pwede ka na lumabas. Kumain ka na. Christine, inayos ko na ang lahat. Inayos ko na kaya pumayag ang board para masigurong ikaw ang ipalit sa pwesto ng kapatid mo. Nakialam ka, Ma? Nakialam ka sa butuhan kanina? Huwag namang isama ng loob mo. Hindi naman ako nakialam. Ginawa ko lang ang alam ko na nararapat. Nararapat na ano, Ma? Anak, pagkatapos ng maraming taon, magre-resign ka sa pwesto mo bilang president and CEO ng Gold Quest. Actually, temporary lang yung posisyon mo na yan. Para kay Anton ang pwestong yan. Yan ang nakapagkasunduan namin ng board. Kaya ikaw ang inelect nila sa posisyon mo. At yan din ang kagustuhan ng papa mo. Christine, kailangang hinugin mo muna ang batang yan. Pahinugin mo muna si Anton. At hindi ako makapapayag na sa anak ng kerida ni Edison mapunta ang pwestong yan. Kahit ang papa mo, hindi niya papayagan yun. Para sa pamilya ito. Naintindihan mo na ba, Christine? Walang ibang pwedeng humawak sa pwestong yan kundi ikaw. Dahil ikaw lang ang kailangan at merong kapasidad na alagaan ang pwestong yan ng hindi maaagaw ng iba. Ma, hindi ba pwedeng akin na lang talaga to? Kulang pa rin ba ako para dito? Anak, alam naman ng lahat na ikaw ang utak at nagpapatakbo ng kumpanyang ito. But we have to honor your father. Yan ang kagustuhan niya. Para sa pamilya. Lahat naman tayo nagsasakripisyo para sa pamilya, hindi ba? Ma, ako pa talaga ang sinabihan mo tungkol sa pagsasakripisyo sa pamilya? Nagsisisi ka na sinunod mo ang kagustuhan ng papa mo? Bakit, Ma, sa tingin ninyo? Tama ba na sinunod ko ang gusto ng papa? At hindi ang gusto ko? Wala kang dapat pagsisihan, Christine. Tignan mo naman. Tignan mo kung nasaan ang kalagayan mo ngayon. Makakarating ka ba dyan kung pinakasalan mo ang lalaking yon? Para sa pamilya.
promise to take care of you. Will you marry me? Are you serious? Christina, kailan ba ako nagbigay sa'yo tungkol sa atin? I want you to spend the rest of your life with me. Bro, paano yan? Minakaw po sa spot natin. Ayan ko lang nakita yan, bata. Ah, sir, ano po magpaglilingkod ko sa inyo? Pwede ba? Paalisin mo yung mga yan sa table namin. Ah, pero sir, kanina po kasi sila dyan eh. And sir po kasi yung... Pwede ba sundin mo na lang ako? O gusto mo tanggalin kita dito? Sige po, sir. Ah, sir, excuse me po, regular customer po natin. Dumating po, baka po pwede po kayo lumipat ng table. Yung ba ako ito? Excuse me, sir. Ano? Sir, esensya na po. Ayaw po talaga nila eh. Mas ka naman, wala kang pa. Tari! Di ba talaga kakaalis? Da, bili mo na ba to? Dahil mo sa tapot eh! Bakit mo ko'y pinapunta sa presinto para tulungan yung siraulo na yun? Just be there to make sure na hindi pala lalain ni Jameson ang gulo. Ito po ba yung mga files na pinapahanap ninyo? Ikaw na naman, susundan mo ba kami? At bakit naman kita susundan, Miss Lee? Sinapulpal ba ako ng buko nito? What is this? Di ba matalino ka? See for yourself.